Dear Max FM, ang love, parang kape din yan. Minsan matamis, minsan naman mapait. Pero wag mo lang hayaang lumamig. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Heart. Chin, isa po kami sa nagka-developan during lockdown or quarantine. Nagkakilala kami sa online noong kasagsagan ng lockdown. Kasi nga, nasa bahay lang, kaya walang magawa and maraming time makipag-chat. Pagkatapos po kasi ng lockdown, we decided na magkita pag pwede nang lumabas. Pareho lang kaming taga-Jansan. Hindi rin po kalayuan ang barangay namin at malapit ang workplace ko sa kanila. Kaya naman po, nung pwede nang lumabas, nagkita na po kami. Nag-usap, nagkwentuhan, nagtawanan. At dun na nag-start na nag-decide siyang manligaw. At sabi ko sa kanya, kung talagang seryoso siya, ligawan niya ako sa bahay. Kaya naman, sabihin na nating pareho kaming legal sa pamilya namin. Unang mga buwan ng ligaw, hanggang sa naging kami, okay na okay po. Kasi may konting call and text and constant communication through chat. Sa chat po kasi kami madalas nagko-communicate. Pag may pagkakataon, pumupunta din talaga siya ng bahay. May panahon ding halos gabi-gabi na siyang nasa bahay. Nagustuhan ko po siya dahil po marunong siyang rumespeto sa akin at sa pamilya ko. Masipag at responsable po siyang tao. Lahat po ng event na meron kami, lagi siyang andyan. At hindi po siya gaya ng iba na nakaupo lang at nakatingin kahit busy na ang mga tao sa paligid niya. Tumutulong po siya at kumikilos. Yung parang sa bahay din nila ang party. Kaya okay siya masyado sa family ko. Kasi mabuting tao talaga siya. Sabi nga sa pag-ibig, hindi naman puro lang saya. May mga issues din na dumadating. Habang tumatagal, parang unti-unti na kaming nanlalamig sa isa't isa. Ang lagi ko po kasing issue is hindi na po siya gaya ng dati na laging nag-a-update. Iniintindi ko naman po siya na dati kasi nasa bahay lang siya. Tapos ako meron pang work. Naiintindihan ko kung marami siyang time noon na mag-chat. At ngayon, wala na. Kasi may business na ginagawa. Kaya naman, less na yung time niyang mag-chat. Pero ang hinihingi ko lang naman eh, konting-konti. Kahit nga mag-goodnight na lang, or kung di siya matutulog pa, magsasabi man lang sanang pupunta pala siya sa mga kaibigan niya. Hindi yung kinabukasan magsasorry na naman siya kasi hindi siya nakakapag-chat. May time pa nga na hindi talaga siya nag-chat. Alam niya naman kung gaano ka-importante sa akin yung kahit papano eh. May alam ako. As girlfriend, responsibilidad kong malaman kung okay lang ang boyfriend ko. Hindi naman kasi ako yung casual lang na girlfriend na parang okay lang kahit hindi maka-chat or maka-communicate ang boyfriend niya. At dahil nga sa issue namin, paulit-ulit na lang siguro, napagod na siya. Kasi sabi niya, hindi daw siya yung tipong lalaking kayang mag-chat all the time. Inintindi ko siya, Chin.
Sabi ko, sana kahit bago ka man lang matulog, mag-chat ka. Kahit di mo ko ma-replyan. Pero at least pagising ko, may mabasa man lang ako na chat galing sa'yo. Kasi minsan wala talaga. Iniintindi ko na matagal kang mag-chat pag umaga, ang sabi ko. Kasi matagal kang gumising. Kasi naman matagal ka ding matulog. Pero China, pagod na din siguro ako. Kaya pumayag na lang din ako sa breakup na gusto niya. Ang sabi ko, hindi na rin healthy na magstay tayo sa isang relationship na parang wala na talagang amor. Yung tipong napipilitan ka na lang mag-chat kasi nag-chat ako. June 3 this year, we finally broke up. Sobrang miss ko na siya. Kasi kasagsagan ng GCQ, hindi na kami madalas magkita. Pero itinago ko sa sarili ko yon. Kasi ayokong isipin niya na in love pa rin ako sa kanya. Natatakot akong baka mag-take advantage siya at baliwalain lang ako. Kasi alam niyang andyan lang ako at handa siyang tanggapin anuman ang gawin niya. Alam kong hindi siya ganong tao. Masakit, oo, pero I chose to let him go para din sa aming dalawa. And I thank God kasi siya yung unang lalaking nakilala ng parents ko, ng buong pamilya ko. But at the same time, worried din ako kasi nag-iisa lang siya. At may lalaki pa kayang gaya niya. Chin, nasa moving on stage pa din ako ngayon. And I need to be strong. Hindi ko alam paano mag-move on. Kasi nasanay akong lagi siyang andyan. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa buong pamilya ko. Kasi siya ang unang serious relationship ko. NBSB kasi ako. No boyfriend since birth. Pero may mga nanliligaw naman. Pero di rin nakaka-survive. At siya yung matapang na lalaki ang akala ko, tuloy na. Kasi naman pareho kaming ang gusto na sana'y pag pumasok kami sa isang relasyon, yun na yun hanggang dulo. Pero ewan. Pero alam mo, Chin, sa tulong ni Lord, alam ko makakaya ko. Naniniwala ako na kung kami, kami pa rin talaga. Siguro need lang talaga namin ngayon ng total space. Pero kung hindi, si Lord na bahalang tumulong sa akin na totally makapag-move on. Friends pa din naman kami. Ayaw niya din naman akong i-block sa Messenger. Pero pinipigilan ko lang sarili ko. Diba sabi nila, pagla ang lalaki na ang aayaw, hindi na talaga yon. Chin. Iniisip ko na lang na pag may pintuang isinarado ang Diyos, paniguradong may magbubukas na bago. Naghiwalay kami na okay naman. Masakit nga lang, pero hindi yung hiwalay na kahit friends eh, hindi na pwede. Magkaiba din kasi kami ng mundo. Active
or sa church ay active member ako habang siya'y hindi. And this time, focus na talaga. Focus na ako sa pagsaserve kay God, pati na sa parents ko. Prayer ko na lang para sa kanya ay good health every day, protection, happiness, success. At pag nakahanap man siya ng bago, sana yung taong mahaba ang pasensya at maiintindihan siya. Swerte ang susunod na babaeng mamahalin niya. Hindi lang din talaga kami para sa isa't isa siguro. Chin, pareho kaming 26. Magta-27 na this year. Magwa-1 year na in a relationship sana this coming August. At napag-uusapan na din namin dati ang future. Pero wala na kami ngayon. Mas okay na din siguro to. Kasi masyado na akong nakadepende sa kanya. Ang daling sabihing move on. Pero pag ikaw na pala sa sitwasyon, hindi pala madali. Action speaks louder than words. Pero fighting. Chin, by the way, pareho din po kaming bunso. Nag-break lang po pala kami through chat lang. Ang tanong ko, tama po bang mag-a-ask ako ng closure sa personal? Hanggang dito na lamang. Thank you and stay healthy and safe always. Lagi po kaming nakikinig sa programa ninyo. Lubos na gumagalang, inyong Kamax Heart. A few minutes later. And so we're back, it's 1:53. Natungayin po natin ang kwentong pag-ibig nitong ating letter sender na si Heart. Ayan, medyo nahihirapang mag-move on. Kaya nga, di ba, parang andali lang sabihin, napakahirap gawin, lalong-lalo na kung tatanong ka pa sa sarili mo, meron pa kayang isang katulad niya, natanggap siya ng pamilya ko, ganito, responsable. Pero yun lang ang issue eh. Napakababaw kung tutuusin, pero dahil napagod na nga naman si Heart at ang boyfriend niya, nakikipag-break na rin. Friends pa rin naman sila. Okay naman yun. Much better, no? Hindi naman nila binlock ang isa't isa sa messenger. May mga ano kasi pag nagbi-break, talagang totally blocked. As in, enemy na talaga. Pero sila naman eh, nakuha pa nilang maging friends. Diba? Malay mo naman, manunumbalik yung ano, spark. Yung init ng pag-ibig. Ika nga. But kailangan lang siguro ng konting space. Ganun talaga, si Rabia nga eh, diba? 6 years na sila ng kanyang boyfriend. First boyfriend din niya. Si Neil Salvation. Pero ngayon eh, kailangan daw muna nila ng space. Inamin na rin ni Neil na talagang they're not together anymore. Well, siguro panahon lang ang makakapagsabi kung nga kailangan bang magkabalikan o mag-move on na lang ang bawat isa. Yun lang, hindi lang natin na malalaman na malay naman natin one day, diba? Ang tanong lang naman ng ating letter sender na si Heart ay, tama bang mag-a-ask daw siya ng closure sa personal kasi sa chat lang daw sila nag-break? Iba parang sa part ng babae, parang eto ba, sinasabi mo lang ba na gusto ko ng closure sa personal o dahil namimiss mo lang siya talaga
dahil nandun pa yung desire na makita mo siya at makausap in person. Parang naging ano na lang, naging excuse na lang na gusto kong magkaroon ng closure in person. Pero deep inside, you have your hopes, you have your desire na baka naman magkakabalikan pa, maaayos pa namin ang sitwasyon. Parang ganun eh, kasi still in love ka pa rin sa kanya eh. Okay, so whatever the reason is kung bakit ka gusto, bakit mo pa gustong magkaroon ng closure in person, maaaring ang gusto mo eh talagang maging formal lang, pero the real reason behind that is usually hindi lang natin inaamin dahil namimiss mo siya. Dahil you're still hoping na magkakaroon pa ng konting pag-asa, magkabalikan, baka naman magbabago pa siya, or madadala pa sa maayos na usapan. Well, it's all up to you. If you think na meron pang konting hope, heart, why not? Go ahead. Titingnan mo. Yan ay kung gugustuhin dun din ng lalaki na magkita kayo in person for that closure. Kuno. But I really doubt it. Okay, kasi kung nag-break na sa chat, okay, tapos na, you're trying to move on na, pero baka kasi pagdating ng personal, magta-transpire pa ng something else, tapos madadala ka na naman sa mga salita, and then you are giving yourself another chance na naman, hoping na magbabago, tapos one day hindi pa rin pala, so masasaktan ka na naman all over again. So it's all up to you if you really wanna handle that kind of pain, you really wanna handle that kind of, you know, complicated situation. Ganyan, yung conflict sa puso mo na moving on and yung pag-accept sa kanya all over again. So it's, you are in between there. So it's all up to you, heart. But that's just my opinion, okay? Tingnan natin anong opinion ng mga kamags po natin. Okay, so live stream or now present. Present, Jean Pilar. Yeah, be safe din. Evelyn, Cecil, Palanca, Barluado, hello din. Argenzonio, present. Denny Gaffa, present. Or you're the best, ano ha, pwede mo na makuha yung ano mo. Kasi most number of views ang kanyang YouTube. Nag-giveaway to si Miss Faith. And si Denny Gaffa ang successor niya. At humahabol mga 1.2 points lang yata. 1 view or 2 views lang yata nga naman. Kasi nanalo na nga si Miss Faith. So, ayan, DG. Ayan ang letter sender natin dun sa YouTube. So, pwede mo na ma-claim ang iyong jacket. Kasi special jacket lang naman yun. At Max Mask. Kaya may pagkakalob namin sa iyo, Denny Gaffa. But the best letter sender and advisor, antay-antay lang po tayo sa ating announcement kung kailan mag-claim ang iyong prize, inyong prizes. Okay. At abangan nyo po all day long, all night long. Mamimigay po kami ng papremyo. Merong for the boys na dine-in. Kung dahil wala pang dine-in, pagkatapos na lang ninyo i-avail, pagkatapos na ng GCQ, kung ma-amend man na pwede na mag-dine-in, kung hindi man, pwedeng i-take out. Ayan, basta makakuha kayo ng gift certificate for kain. Ayan, sa Kurda Poise. Ayan, meron ding Beauty and Lash Facial Center na gift certificates na ipamimigay. Then may pampabeauty pa, Mama Noski Salon. Ayan. At marami pang iba. So, abangan po ninyo yan. All day long, all night long. At para makuha ang detalye, matutukan lamang ha. Ayan. Keep on listening right here. Shalom Kuman, present. Hello, shoutout Baby Jean, Pilar, Blando Family, Kuman Family, Oserio Family, Aaron, Jevy Kim, Sakuran, and Ann Leah May Jelly. Thank you, Shalom. Annie Rose Tablo, Sweet is present. Mayang hapon, present din sa tanan nagapamati. Kagas sa bye-bye sa imo nga programa. Bagid awa. Love, dear Max FM. Salamat kayo, Nene Andrea Singson. Thank you. Ada Pumbaya is still there. Ayan, present. Hello din sa lahat ng mga kamaks daw. From his faith din, all the way from Saudi Arabia, Riyadh. Kumusta na Chin? Kumusta na lahat ng kamaks natin? Shoutout din sa lahat. Ayan. Ayan na nakikinig. Ingat po ang lahat. Ano. God bless. Thank you. Sweet Anne is also present. Ayan, shoutout sa mga solid kamaks. Jean Pilar, Eileen, Miss Faith, Miss El, Cha, Yung Jong, sa lahat ding nakikinig. Mag-FM lang malakas dito sa bahay. Chin, Annie, Rose, thank you. And Chariza, also present. Shout out, ayan. Hello. Watching and listening here sa aming bukid, Irene Tablo Galot Senon.
Oh, hello sa inyo. Thank you for listening po. Ayan, sabi ni Chariza, sabi sa kanta, letting go is not an easy task. Ayan, tama nga naman. Moving on is not easy. Letter sender, hindi mo na kailangan ng closure, Miss Heart. Take time to yourself and be yourself. Wait po kayo sa perfect time ni God. God will never fail. Ayan. Shout out kay Shy Type na nagapanday. Sabi ni CH Riza, Kriza pala, hindi siya Riza. Kriza. Gandang hapon mga Kamax, Letter Sender, kabalutan na lisod mag-move on. Pero kung magbalin ka nga maghigugma. Niya, unya, siya wala na'y feeling sa imuha. Ikaw ragi hapon masakitan, ayaw na lagpaglaom. Isabel Talino Unding. Hello, hello there. Move on, move on, move on, sender. Para kapag merong taong muling darating sa'yo, ibuo na ang pagkatao mo. Yeah. Good afternoon yan din. Can't Help Falling in Love is a song. Janice Hong, hello there. Some people only come into your life to show you what love is not. What love is not. Not. Oh, Jean, ano talaga ha? May ganyan. From his faith, love, time, trust, and efforts, yan ang pinaka-importante sa magkakarelasyon. Pero minsan ang dahilan ng paghiwalay ay yun na yung walang oras sa isa't isa. Pero kung talagang mahal mo ang isang tao kahit gaano ka kabisi, yata ay magagawan mo ng paraan para lang magparamdam sa kanya. Ayan, kaso ganyan kasi mga lalaki eh. Para-paraan na busy sa trabaho, yun pala busy na sa iba. Kaya bigla ka nalang magtataka, ba't wala ng oras sa'yo? Sabi nga nila, kung gusto, may paraan, kung ayaw, maraming dahilan. Para sa Sander, alam ko masakit at mahirap kalimutan yung taong mahal natin, lalo na pag siya yung first love mo. Pero Sander, siguro nahirapan kang mag-move on kasi sabi mo may communication pa kayo. Kasi di mo talaga siya makakalimutan kung patuloy na may communication pa kayong dalawa. Kung gusto mong mag-move on, i-block mo siya. Kasi mas lalo ka lang masasaktan. Pwede namang hindi i-block. Huwag na lang i-chat. Kasi nga friends pa rin naman sila. They're still open to each other naman. About sa tanong mo kung pwede kang humingi ng closure sa personal, kung ako sa sender, di na yata kailangan yun. Alam mo kasi kung talagang mahal tayo ng isang tao, di nila matitiis na di magpaparamdam sa atin. Pero sender, sabi mo nga kung dalang kayo para sa isa't isa, darating ang araw, magkakatagpo pa rin kayong dalawa. Pray lang kay God, si God lang kasi nakakaalam kung sino yung taong karapat dapat para sa atin. Yan lang, sabi ni Miss Faith, thank you. Pa-shoutout naman sa mga ka-boardmates ko dito, sina Maylene, Nene at kay Mami ang may-ari ng apartment dito. Sabi ni Ton Xinghua M. Nase. Hello, hello mga boardmates natin. Oo, hello, hello there. Thank you for listening, for visiting our page. At sabi ni Ada Pumbaya, sender, para po sa akin, huwag ka nang makipag-closure sa kanya. Kasi pag nagkaayos kayo, baka saktan ka naman ulit. Hayaan mo na lang siya, may darating din yan na masigit pa sa kanya. And always ka na lang pray kay God dahil si God makakatulong sa atin. Thank you and God bless. Ada, thank you. Uy, nakikinig pala sa lahat ng mga taga Purok Tribal. Ayan, lagi kong hindi nababasa eh, kasi nahuhuli. Ayan, taga Purok Tribal, lagi silang nakikinig. Salamat, salamat po ha. I'm just a text away para mas mabati ko po yung long greetings po ninyo. Text niyo po ako sa 0975-079-6020. That's our exclusive text line for Dear Max FM, okay? 0975-079-6020. Meron pa pala kaming may panawagan. Humihingi lang ng tulong po. Kung sino po daw nakakilala o nakakita kay Melanie Dedicatoria Ibanez. Melanie Dedicatoria Ibanez, 53 years old po siya, taga Purok 1 Block 4, Barangay Connell, here in Jensen. Kung sino pong nakakita sa kanya, mag 1 week na daw pong hindi siya nakikita at walang contact sa kanilang nanay. Sunday morning, nagpaalam na muadto og fish port kay magkuha og isda hangtod karon wala pa kauli. Sa mga naiimpormasyon about sa akong mama, palihog ko og call or text sa mga numero sa... Okay, ayun po. Ang number po ay... Ay, okay, mukhang tumatawag ang SEMCI do sa akin. Saglit lang po ah.
Sir, I'm just gonna call back, sir. I'm just gonna call back na live po ako muna ngayon. Okay, I'll just call back. Thank you. Okay, eto po ang number ng ating ng nananawagan po. 0951-314-8537. 0951-314-8537. Okay, so yun po yung text po ninyo kung sino pong nakakita kay Melanie Dedicatoria Ibanez. Ayan, hinahanap po siya. Nagpaalam lang nagpunta ng Fishport pero hindi na po nakabalik last Sunday pa. Alright, well, it's 2:06 now. I'll be right back. Just do hang on, Macamax, right here. Herman Ferrolino, oh, hello. Ferrolino family, Santa Erin Prosperidad Agustin del Sur. Ay, hala, penpal ko to eh. Penpal ko to nung high school. Aba, taga-Agusan nga naman. Hindi ko pa to nakikita in person, pero hi, thank you for watching sa Agusan. Rachwin Elido is there. Hello, hello po sa inyo. Ayan, magbabalik po kami ha. For the second hour, just stick around. Right here sa 95.9 Max News FM, General Santa City. A few minutes later. Okay, there you go. Ano yan? Tapos na yan kay Ada Pumbaya. Thank you anyway. Sige. At ito naman sa text line center. Nasa stage ka na ng pag-move on. Go on na lang. Ayan. Patuloy mo na lang yan kasi mas lalong masasaktan ka kapag makipag-usap ka pa ulit sa kanya. Kaya mo yan. Masyadong konti pa ang time na nakilala mo siya. Di pa yun sapat. May mga ugali at bagay ka pang di nakikilala ng lubos. Keep your heart safe before falling in love, siguro. Shereza! Alright, thank you so much. Ayan, antayin mo lang, Shereza, ha? Okay. Ang claiming of prizes natin as best letter sender. Antayin mo rin dahil idadramatize yon live drama ni FG and Jazzy. Ang sulat mo, tinurn over ko na sa kanila para madramatize nila yung sulat mo. So, yung best letter sender po natin, idadramatize sa Dear Max FM live drama, A Moment with FG and Jazzy. Okay, so andayin mo lang yan. Masasabi ko, Chin, mag-move on na lang siya. It's me, Trixie Sanchez. Nang San Isidro na laging nakikinig ng Max Radio FM, Max News FM. Ayan, every day. Thank you, Trixie. Ayan, sulat ka din. Okay. Ito, advice ko sa sender, hayaan mo na siyang magkaroon ng space ang mga sarili nila. Kasi kung love at may halaga siya sa boy, gagawa ng way ang boy, maging okay sila. Di niya hahayang masira sila ng tuluyan ng sender. Huwag na siyang mag-expect ng formal na closure. Kasi kapag makipagkita at makipag-usap pa siya, mas lalo pa siyang masasaktan. Darating ang right time and a guy for you, sender. Ayan, dugtong pala to ni Shereza. Ayun. Okay, thank you so much. Rachwen Elido, shoutout ko sa akong ate Cindy Dira, Mabuhay Clean and Five, nagapaminaw karon. Thank you guys, thank you so much. And it's 2:18 now, this program is brought to us by Max Capsule. With Max Capsule, siguradong lalakas ka to the max. And Rewind Max Coffee Mix with Tong Kat Ali, ang kapeng pampalakas na namang oras para gising na gising ang mga senses natin. Magkape na. Okay, at syempre pa, para sa mga prizes ng ating best letter sender and advisor, Nightmare Educational Institute and Technology Incorporated, magkakaloob ng scholarship grant, plus allowance, yan, may gift certificate mula sa Mama Nonski Salon, changes your belief in beauty, mahal magpapabeauty, no? Ayan, ang GC ang pag-asa. Meron ding gift certificate mula naman sa Beauty and Lash Facial Center. Ayan, willing na willing si Miss Bridget para sa mga warts removal. May
may Korean baby glow, may mga ganyan pang ayan, at marami pang iba, ayan, signature facial, may diamond peel, ayan, sa Beauty and Lash Facial Center. Okay, for more details, kinikinig lang dito para makuha nyo po yung number ng Beauty and Lash. And of course, we have La Fertesa Advertising Services na mamimigay din ng giveaways, plus La Fertesa Pharmacies gift certificate worth of medicine po yan para sa mga winners natin na ma-avail sa lahat ng La Fertesa Pharmacies region-wide. May Max mask pa, mayroon pang special jacket printed with Dear Max FM. Ang daming prizes! Sa saan pa kayo? Okay, kaya padala na po ng sulat at mayroon pang isang surpresa. May isang pagbabagong magaganap sa Dear Max FM with DJ Chini. Abangan po ninyo. Okay, well anyway, it's 2:20 now. Magbabalik po tayo for more just right here sa 95.9 Max News FM, Jensen. So there you go. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. It's DJ Chini. And don't forget to click that bell button to be notified. So until next video again, see you!